Mga Katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapakitang gilas na nga daw si Dylan Brooks sa darating na season at ang balitang meron nga daw pong hinamon si Stephen Curry na isang WNBA player. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang si Bismack Biyombo na lamang nga daw po ang kukumpleto sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga mga Katrops, ng mga natanggap na pambabatikos ni Dylan Brooks last playoffs at ngayong offseason ay surprise appearing nang nakakuha siya ngayon ng napakalaking kontrata sa Houston Rockets na umabot ng 4-year, $86 million deal. Kaya simula nga niyan ay naging maingay na naman nga ito sa loob ng NBA. Sa katunayan, sinabi pa lang nga nito sa harap mismo ng media na siya nga daw po ang mismong babuhat sa Houston Rockets sa kanilang magiging kampanya sa darating na season. Ayun nga dito, pinapangako nga po niya na mas magiging efficient na siya pagdating sa opensa gayong kasama na nga po niya ngayon si Fred VanVleet na isa rin naman sa mga pinakamahusay na player sa NBA pagdating sa paggawa ng mga pasa. Kaya silang dalawa na nga ang magtutulungan upang makabalik at makatungtong na ulit sa wakas sa playoffs ang Houston Rockets sa darating na season. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang meron nga daw pong hinamon si Stephen Curry na isang WNBA player. Para nga sa inyong kaalaman mga Katrops, ginanap na nga ng nagdaang weekend ang WNBA All-Star. At isa nga sa mga manlalarong pinagkaguluhan dito ay si Sabrina Ionescu matapos siyang makapagtala ng 37 points sa ginanap na 3-point shooting contest at ang nakakagulat pa nga dyan ay dalawang tira lamang nga ang kanyang namintis dito. Kaya dahil nga dyan ay agad na nga siyang ikinumpara kay Stephen Curry ng Golden State Warriors. At ang maganda pa dyan ay maging si Curry nga ay hindi rin napigilan ang kanyang sarili na mamangha sa ginawa ni Sabrina Ionescu. Ayun nga dito, hinahamon nga niya ito sa isang 3-point contest upang sa ganon ay magkaalaman na kung sino sa kanilang dalawa ang mas magaling na 3-point competition shooter. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang si Bismack Biyombo na lamang nga daw po ang kukumpleto sa Los Angeles Lakers. Habang lumalalim nga ang off-season ay paunti-unti na rin naman ng kumukunti ang mga magagaling na sentro na available ngayon sa loob ng free agency. Sa katunayan, gaya nga ng naibalita ko sa inyo, hindi na rin naman nga kakayanin pa ng Lakers na kunin si Christian Wood gayong bukod sa katotohanan na tumanggi sila sa inoffer na sign and trade ng Dallas Mavericks ay hindi na rin naman nga nila afford na bigyan ito ng malaking kontrata. Kaya wala na nga sila ibang pagpipilian kundi maghanap na lamang ng ibang mga sentro na kumukuha na lamang ng mababang kontrata katulad na lamang ni Bismack Biyombo na siyang isa sa mga natitirang mahusay na big man sa free agency market. Ayun pa nga sa isang NBA analysts, maliban nga kay Biyombo ay wala na rin naman ng iba pang big man na pwedeng makuha ng Lakers na babagay sa kanilang kupunan ngayong offseason. So yun lang nga mga Katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.